Tanong ko lang po, yung pag-inom po ba ng soft drinks ay pinagbabawal nyo din po sa may maganitong karamdaman? Salamat po. Actually, yung katawan natin does not prefer any other beverage, kundi tubig lang. Okay, ganito po, ano? Ako mapapansin mo, Miss Shay, sa lahat ng mga hayop dito sa ibabaw ng mundo, ang tao lang po ang maraming sakit. Diba? Magkikita mo sa ibang hayop, tulad ng aso, pusa, kambing, kalabaw, baka, sila po ay mga organs tulad natin. May puso, pero hindi naman sila inatake sa puso. Meron silang baga, pero hindi naman sila nakakaroon ng hika. Meron silang mga buto, wala namang arthritis. Wala din silang katarata. Unless itong hayop na alagan nila tulad ng mga aso pusa na kung ano-anong pinapakain at pinapainom nung may-ari. Diba? But naturally, itong mga hayop kasi sumusunod sila sa law of nature. Wala silang actually na iniinom kundi tubig lang. Ang tao lang po ang pasaway. Diba? Ang gusto nating inumin kung ano-ano mga ibang commercial beverages, yung may kulay, may lasa, at saka mabango, which is actually not the characteristics of water. Kung matuto lang ang tao na uminom lamang ng tubig, maraming sakit at maraming karamdaman po ay mawawala. At ito, na-prove ko na yan the past 16 years. Ako personally, wala naman akong iniinom kundi tubig lang. And at my age, nakikita mo naman yung ang itsura ko at saka yung energy na meron ako, Michelle, di ba? So ako mismo, I will be one of the living examples of what I'm preaching dun sa ating mga kababayan. So, water pa rin. And another problem kasi sa soft drinks, this is one of the most acidic beverage. And sabi pa ni Dr. Batman Helich, for you to be able to neutralize yung acidity ng isang soft drink, ang kapalit po niyan is 32 parts to 1 part of your soda. So, kumari, iwasan niyo po yan.